Yes, hi everyone, this is Rocky, and welcome back, Albie Casiño. Ano yung reaction na napanood mo yung movie? Ang kagaling ng performance mo dito, at kakaiba yung character mo? Thank you so much. Unang-una, na-appreciate ko siya kasi parang kung binabasa mo yung scripts, ang daming stories eh. So medyo hindi naman sa nag-google lang, pero focus ka talaga sa story ng character. Ayaw mo masyado mag-focus sa story ng character. So, kahit na binasa ko ng buo yung script the first time, eventually, nung inaaral ka na yung script, yung scenes ko na rin na yung inaaral ko. So, parang maraming scenes na yung mga hindi ako kasama na nakalimutan ko na. Tapos yun, sobrang yun yung talagang na-enjoy ko sa ito lang. Mas na-enjoy ko yung scenes ng ibang artista kasi hindi ko sila alam eh. Diba? And then, of course, then, na-appreciate ko rin yung fact na talagang ang tagal, ito was so long to shoot this movie na, diba, may mga ibang scenes na were written into the movie to show na we started the movie before the pandemic. Tapos natin natuloy, diba? So diba, napansin mo yung isang eksena yun, nakahiga. Ano kaya kung mag-kipad din, diba? Parang natuloy, diba? Parang just to show what happened, diba? You can see yung mga hair changes in a basis. Diba, inevitable yung ganun pag our film is dragged up to shoot for this long. Pero with all of that, sobrang nag-enjoy ako watching the film. I asked the director, sabi ko, ilang minutes yung running time? Sabi niya, 1 hour 20. Sabi ko, parang hindi siya ganun ka-exe lang kasi ang daming nangyayari. Pero madaming nangyayari na hindi siya dragging, diba? Parang, we're not saying na parang siya mahaba ito dati. Alam mo yun. Parang entertaining siya. And the way they edited it, the way they cut it, yun na. And ito, nakita namin kanina, di ba, yung sa boarding house, reminds us yung PBB days mo. So, ikaw, anong mapagkahalintulad mo sa story nyo sa movie, sa PBB, yung naging experience mo dati? Yung sobrang haba ng movie, nakabuto na yung sinuot ko yan bago ako pumasok sa PBB. Pagkalabas ko ng PBB, sinuot ko na yan after. Tapos natapos lang yan this year, 1 year na nakalabas ang PBB. So, ganun na katagal itong movie na ito. Wala lang. Actually, like, if I can add to that part, may mga tattoos na ako na o nawala pa. Nawala pa rin. Similar siya in PBB sa fact na parang family tayo inside there. Kahit hindi kayo lagi magkasundo. Yung friendship, nakita namin, di ba? And then, parang hindi ko po, ayoko i-spoil kasi lang ganito na lang. Sino sa PBB housemate ang pinaka na miss mo, yung naging ka-close mo doon? Kasi dito nakita na yun. Oo, si Binjan. Sino pa? Si Eliza at si Sam. Si Sam. Sam Eliza, yung dalawa. Si Sai, of course. TJ. Jordan. And how about KDLex? Kasi dito, may friends ka dito na parang may love-team-love din. Sa PBB rin, isa-isang managing ka-close mo is KDLex. So, ano yung masasabi mo ngayon sa kanila na isa na rin sila sa... Proud ako sa kanila, of course. Kasi Alexa, matagal na siyang artista. Matagal na siya sa industriya. So, parang, I feel that she never knew hindi na love-team. But that's what she's getting her. We're trying out, diba? And si KD, ngayon, starting out in the industry, diba? So, yes, along, marami pa siyang magagawa sa industriya natin, diba? Kasi more of musician siya. Pero I think they're doing a play. Oh, sila yung ano, yung walang aray. Yeah, so that's good. That's good. That's something new for Kate. And then eventually, you know, he'll get into more creative. And last na lang siguro, na-miss namin parang 11 years na yung ano eh, yung tawag nito. Since nag-start ka with Mara Clara, with Kathryn, so anong advice mo siguro sa Kathryn din? Nami-miss din ng ibang mga fans yung Kathryn niya. Ilang years na? 11 years na. 2011. Ay, 12 na! 2011! Since nag-start ka, laki na rin ng growth. Actually, 2010 ako nag-start, so 12 years na nga. Tagal na, di ba? So, ano siguro yung advice mo sa kanila? And talagang, ang ganda na ng career path nyo. Both, ano? Sorry, anyway. Ano yung advice mo siguro? Kinakating? Wala akong advice. That's the only advice sa akin. So, siguro, invite lang natin sila sa movie na Call Me Papi. Yun yan, guys. Call Me Papi. Showing in Cinemas Nationwide December 7. Maraming salamat.